Okay, mga ka-OFW, ngayon nakikita natin sa social media na kumakalat ngayon ang petisyon ng mga kapwa natin OFW para labanan itong pinapalabas ngayon ng circular ng PhilHealth na papatawan nga ng 3% ang monthly salary ng bawat OFW. Pero hindi lang pala doon nagtatapos itong 3%, kasi after sa susunod na taon magiging 3.5 na siya, and then 4%, and then 4.5 hanggang 5%. Taon-taon yon may 0.5% na umi-increase hanggang ma-reach yung 5%, and then dire-diretso na yun. Siguro marami sa atin ang medyo na sorpresa, lalo na sa panahon ngayon na nasa crisis tayo nitong kinakaharap natin ngayon na COVID-19, at saka pa nilabas ng PhilHealth itong circular nila na yun nga, ipapatupad na itong 3% this year. At tuloy-tuloy na yan, yearly, mag-i-increase na siya ng 0.5% gaya ng nasabi ko na before. Ito ay isang napakalaking pabigat na naman para sa atin ng mga OFW. At siguro marami sa atin ng mga OFW ang nagtatanong, sino bang may kagagawan itong batas na ito at nagiging batas, ganap na batas na talaga ito. Ito ipapakita ko sa screen, yan ang mga salarin kung sino ang author niyan at ang mga co-author ng batas na yan. At saka dito, ilalabas ko lang ang aking saloobin. Dahil nung napakinggan ko yung layunin ng batas na ito, wala namang hindi natin gusto dahil maganda ang layunin. Dahil nga, nakakatulong din, lalo na dun sa mga kababayan natin na talagang hindi capable magbayad ng PhilHealth nila. Kasi nga, ang layunin ng universal healthcare na ito ay upang bigyan ng ayuda ang bawat Pilipino para sa health assistance. Pero ang inaano ko lang dito, bakit naman natin ipapapasan sa mga OFW yung budget na kukuhanin natin para sa healthcare na yan? Kasi kung sabi nga nila, kasi yung mga nasa local employment din sa Pilipinas, ganun din naman, 3% lang din naman yung ipapataw sa kanila, hanggang 5%, so pares lang. Kaso ang kagandahan lang doon sa kanila, dahil mayroon silang employer na tutulong para sa pagbabayad ng kanilang PhilHealth contribution. Employer doon sa atin sa Pilipinas. Which is sa atin ng mga OFW, 100% nung ipapataw na na contribution para sa PhilHealth, sagot natin lahat ng mga OFW. So napakabigat doon. Dito pa lang nga sa 3% na yan, maaray na yung mga OFW. How much pa kaya kung ma-reach na yung 5% na yon sa year 2024 onward? So napakalaking napakalaking kawalan yun para sa mga OFW. Magkano lang mga kinikita ng OFW? Parang ginagawa lang yung ating gobyerno ngayon, nagatasan itong mga OFW para dito sa healthcare program na ito, na kung saan dapat nag-isip sila ng ibang paraan na para mapagkuhanan nila ng budget para dito, hindi yung ipapapasa nila lahat sa mga kawawang OFW na magkano lang naman ang kinikita niyan. So napaka, kumbaga sa madaling salita, napaka walang hiya itong mag-isip ng batas na ito, na kung saan ang OFW ang majority na pagkukuhanan nila ng pondo para maipatupad itong healthcare na ito. So maganda sana ang layunin, kaso lang ang pamamaraan sa pagkalap ng pondo mukhang tila hindi kanais-nais para sa aming mga OFW, kasi napakalaking bagay ang mawawala sa kinikita namin, na hindi naman ganun kalaki ang kinikita namin bilang mga OFW. So yun lang ang inaano ko, na dapat sana anuhin ang mga mababatas natin at reviewin ito, at wag naman sanang ganun na napakalaking halaga ang mawawala sa mga OFW niyan. Ipagpatuloy yung healthcare program na yan, pero hindi nyo kukuhanin lahat sa OFW ng ganung kalaking porsyento para makakalap kayo ng pondo para dito sa ito. Dapat humanap kayo ng ibang paraan
Eh, yung mga ano diyan, mga senador diyan na ano man mga mababatas diyan, edi bawasan niyo yung ano niyo diyan, sahod niyo. Yung pundo niyo, ang sarap ng buhay nila. Tutulog nga lang kayo sa senador, puro na kayo imbestiga diyan eh. Wala namang nangyari. So, dapat gumawa kayo ng mga tamang hakbang at paraan. Minsan din natin masisisi kung gano'n ang nangyayari dahil may pagkukulang din tayo mga mamamayan bilang Pilipino. Eh sana magiging leksyon na sa atin ito sa susunod na pagpili natin na wag lang natin ibabase sa dati nag-click yung ano eh magaling magbudots, nanalo. Ngayon, ano na ba ngayon? Yung magaling magtala dance o magaling mag-TikTok, yung ba ibubuto natin? Magising na tayo, huwag na sa ganung pamaraan. Piliin natin ang tama at karapat-dapat na ilalagay natin sa posisyon kung saan may puso para sa isa't isa, lalo na sa ating mga OFW, na kung saan binubola lang ninyo, tatawagin nyo pang bagong bayanis, katarapaluhan nyo, tapos gagatasan nyo lang naman pala. So, yun lang, ano, kaya dapat sana ayusin maayos ito ng ating pamahalaan at mailagay sa tama, makaharap sila ng bagong paraan para makakalat ng pundo para ilagay dito sa ano na to, sa PhilHealth program na ito. Na huwag naman sana ganun. Napakalaking kawalan po yan para sa aming mga OFW. Sa kinikita namin, yung 3% lang, how much kung 5% pa ang mababawas? Parang unfair nga sa amin bilang OFW, tatawagin nyo pang bagong bayani. Tapos pag nalaman nyo na yung pamilya sa Pilipinas mayroong member sa isa sa mga pamilya na may OFW, walang ayuda. Tapos dito naman, yung ipinamimigay dito na $200, hindi naman lahat ang makakatanggap niyan dahil sasalain pa. Pero dito sa pagbabayad sa PhilHealth program na ito, lahat ng OFW mandatory. Na pag hindi ka nakabayad, papatawan pa ng ano yan, papatawan pa ng 1.5% na penalty. So, pero mat yun. Parang winalanghiya nyo na talaga yung, ano eh, yung mga OFW sa ganitong sistema eh. Dapat sana i-review ito ulit ng ating gobyerno, lalo na sa mga mababatas dyan. Kasi hindi po ito maganda ang epekto para sa amin mga OFW sa totoo lang. Kaya yun lang po ang inaano namin, pinapakiusap sana. Huwag naman sana ang ganun, na gagawin nyo lang ang gatasan ng mga OFW, tapos bubulahin nyo para tawagin yung bagong bayanis, kalokohan nyo, hindi naman nararapat yung pinagagawa nyo na ganun nakalaki yung ipapapasan nyo sa amin. Sana makarating ito sa ating kinauukulan at ma-review man lang at mabigyan ng aksyon. Na huwag naman sanang ganun kalaki ang ipapapasan nyo sa amin ng mga OFW. Kasi, tutusin, hindi naman ganun din kalaki ang kinikita ng OFW. Kasi yung PhilHealth program na yan, hindi naman namin magagamit dito. Yan eh. So, kung doon sa Pilipinas, sabi nga, magagamit naman ng pamilya na iwan doon. Pero paano ngayon yan kung hindi ka makabayad? Hindi ka updated magbayad. So, hindi rin maka-avail yung pamilya mo doon dahil hindi ka updated. Pero wala ka pa rin ligtas dahil pabayaran mo pa rin yung ano niyan. Pagkuha mo ng OEC, hindi ka pwede makakuha pag hindi mo binayaran, tapos may penalty pa. So, hindi talaga siya, ano, hindi ayos kung tutusin. Talagang dapat ayusin ito ng ating pamunuan na reviewin ulit at hindi magandang batas ito. Isang malaking kalukuhan ito para sa ating mga OFW. Sana makarating ito sa ating kinauukulan at ma-review man lang at mabigyan ng aksyon na huwag naman sanang ganun kalaki ang ipapapasan nyo sa amin ng mga OFW. Kasi tutusin, hindi naman ganun din kalaki ang kinikita ng OFW. Kasi kung tutusin, napakalaki talaga yung halaga na yan. Eh, biruin mo kung sa insurance ka lang mag-ano, mayroon pang 3-in-1 ng insurance, ano, mayroon pang mutual pa na bundle yon. Mas maliit pa nga dito yung premium nun eh. Eh, ito, laki-laki eh. Tapos, wala namang ibang, ano yan, benefits yan, kundi lang sa health program lang. So, hindi talaga siya, ano, para sa akin. Bagsak, walang kwenta.